Takot ka ba sa mga engkanto o lamang lupa? Panoorin ninyo itong mabuti. Dahil ang nakilala naming si Nap na taga Cavite, imbis na matakot at manginig sa mga elementong hindi natin nakikita pero siya nakikita niya, buong pagmamalaki niyang isiniwalad sa Rated Corina na ginagawa niyang mga kaibigan at sinasaklolohan pa niya o nire-rescue pa daw niya ang mga kakaibang nilikhang ito. Totoo ba o katang-isip lamang? Ano ba ang katotohanan sa likod ng kwento ni Nap at pag-aming ang koleksyon ko? Mga engkanto. Sa bayan ng Bacoor sa Cavite, nakilala namin ang 46 years old na si Nap, isang psychic at paranormal expert. Pero bukod sa kanyang mga anting-anting at bertud, si Nap mayroon din daw itinatagong kakaibang koleksyon. Koleksyon ng mga engkanto. Kwento ni Nap, hindi daw talaga nakabukas noon ang kanyang third eye. At simula daw nang mabuksan ang kanyang third eye, kung ano-anong mga espiritu, kaluluwa, malignot, engkanto na ang kanyang nakikita. May nagturo sa aking matanda. Nung nag-aral ako sa kanya, yun, doon unti-unti nabuksan, na-develop. Nakakita ka na ng shapes, ng anino, hanggang sa naging malinaw na. Tandang-tanda pa daw noon ni Nap ang unang beses na may nagpakita sa kanyang engkanto. Ang nagpakita sa akin noon, diwata. So malinaw naman, lumabas siya galing sa bangin, umakyat siya pataas, hanggang naglalakad na siya, tapos tumayo siya sa harapan namin, malinaw lang. As in, yung hugis niya, yung damit niya, yung kutis, yung balat, yung buhok. Simula daw noon, naging madalas na ang pagpapakita ng mga engkanto kay Nap. Dahil sa palagi ang engkwentro ni Nap sa mga engkanto ay naging komportable na siya. Sa pagpunta niya sa iba't ibang lugar at bansa, nakakasalamuhan niya mga engkanto. Ito daw ang mga engkanto na kanyang mga nakikilala na mga nangangailangan ng tulong. Sa procedure kasi namin, sa procedure na natutunan ko makipag-usap sa kanila. Tinuro, ang nagturo din ng way, engkanto na rin. Dito na siya nagdesisyon na mag-alaga at mangolekta daw ng mga engkanto na kanyang sinasalba. Mula sa isa, umaabot na daw ngayon sa 3,000 ang bilang ng mga engkanto na kanyang nakolekta at ngayon ay inaalagaan. Okay, hello Rated Corina. Dito sa, ito yung bahay namin. Papakita ko sa inyo saan ko pinatitira yung mga engkanto, mga naampon ko. Okay. Ito yung tinatawag nating siliding kanto. Ito yung naipangako ko sa kanilang magiging tirahan nila pagka nagkaroon kami ng sarili namin bahay. Right now, meron tayong at least 3,200 na mga engkanto. Halo-halo na sila dyan. Meron tayong rule. Ang rule natin dito is, hindi sila pwedeng pumasok sa loob ng bahay kapag may tao. Yung iba, nandito sa taas. Yung iba, nandito sa organite na pusa. So, kalat-kalat sila eh. Wala sila specific. So, lahat sila ngayon nanonood sa atin kung ano ginagawa natin yun. Tulad ng mga anghel, bagamat hindi natin sila nakikita, tayo'y naniniwala na sila ay totoo. Ganon din daw sa mga engkanto. At ayon sa Simbahang Katolika, ang mga engkanto ay mga uri ng nilalang na nilikha din ng ating Panginoong Diyos. Ayon sa isang pari na eksperto sa ganitong larangan, kinikilala ng Simbahang Katolika ang mga engkanto katulad ng pagkilala sa mga espiritu at ligaw na kaluluwa. Sa katunayan, ayon sa Nicene Creed, isang kredo na naglalaman ng mga bagay-bagay na pinaniniwalaan ng Simbahang Katolika, nakasaad dito na naniniwala ang simbahan sa mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Ang ating sinasabi dyan, mag-iingat tayo dito, no? Hindi po ito larong bata, yung pag-collect ng mga infested items, no? Infestation ang tawag natin sa kaso na to, no? Ang isang lugar, isang bagay,
o isang pangyayari maaring maging infested. Para lubos na maunawaan ng lahat ang tungkol sa kakaibang koleksyon ni Knapp, kumonsulta ang Rated Corina sa isang expert sa paranormal. Mas marami yung isa doon. At laking gulat ng lahat sa isiniwalat na revelasyon ni Tony Suvega tungkol sa sinasabing mga engkanto ni Knapp. Legit ang sinasabi niya, pero mali ang magkulong ng engkanto. Totoo nga kaya ang kinikwento ni Knapp sa kanyang pangungulekta ng engkanto? Totoo ba o ito ay kathang-isip lamang niya? Ang buong detalye ng misteryo at hiwagang ito masasagot na sa pagbabalik ng Rated Corina. This is the 50-gram jar. Ay, proud ako, lumaki na siya. So, ang face cream mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. K-Magic Skin Cream for Face. Ang munting paraiso at mga bahay na ito ay tahanan daw ng mga engkanto na naging kaibigan at pamilya na ni Knapp. Pero sa kabila ng kanyang pagkakawang gawa umano at pagmamalasakit sa mga engkantong ito, marami pa rin ang nagtataas ng kilay at nawiwirdohan sa kanya. Totoo nga ba ang komunidad ng mga engkanto na kanyang nakolekta daw? Eh, parang sa panahon ngayon, hindi na uso ngayon yun. Kwento na lang na matatanda ngayon yun, engkanto. Sabi nila, may nakita na daw sila engkanto. Ako, hindi ko maniwala hanggang di ko nakikita. Kasi is to believe kasi. Para masagot ang lahat ng pag-aalinlangan, isa pa ring opinyon ang isinangguni ng Rated Corina sa isang kilalang paranormal expert, si Tony Suvega. Legit nga ba? Silid engkanto. Ang sinasabing koleksyon umano ni Knapp ng mga engkanto? Naniniwala po kayo? Naniniwala ako. Pero mali. Oo, pero mali. Bakit? Hindi ka dapat nanguhuli ng engkanto. May sariling buhay. So meron po tayong mga larawan dito. Ano po? Ito po yung sinasabi na lugar kung saan ikinukulong dahil sa pag-aalaga. Diyan walang engkanto. Oo, dito wala. Diyan. Anghel lang nandiyan. Ah, dito walang healer. Engkanto. Healer na anghel. Healer na anghel. Diyan meron. Dito meron. So, pero hindi, sabi na lang natin, categorically, mga ano sila, mga gnome. Doon sa may gold. Yan, convergent, sa luhalo sila. Okay. Kasi ang mga categorically na nanandyan ay wala lang undins, yung mga taga-tubig. Meron dyan gnome, sylph, tsaka salamanders. Ang salamanders, parang mga kahawig ng chameleon, bubuli, mga ganun. Ang sabi po ay 3,000 mahigit ang engkanto na kanyang nahuli na at ngayon ay ikinukulong dahil nga pinoprotektahan niya. Legit ang sinasabi niya, pero mali ang magkulong ng engkanto. Hindi ka Diyos. Oo. Hindi ka Diyos. 3,000 nga po ba? Mahigit. Ah, mahigit. Sa nabilang ko, mahigit 8,000. Paano ang pagkakaiba ng engkanto sa multo o kaya ligaw na kaluluwa? Ang mga multo, ligaw na kaluluwa ay hindi tangible. Hindi mo sila pwedeng hawakan. Ang ibang mga engkanto ay may tangibility. At pag nakita mo siya at nahawakan mo siya, tingnan mo agad kung meron siyang balingusan o philtrum. Ito ba yun? Philtrum, ito. Oo, Kung wala siyang philtrum, validated na siya ay engkanto. Para mabigyan kayo ng ideya sa kung ano ang mga itsura ng mga engkantong sinasabing koleksyon ni Knapp, ay ipinaguhit namin ito sa isang sketch artist. Ang mga itsura ng engkantong inyong nakikita ay hango daw sa deskripsyon ng paranormal expert na si Tony Suvega. Pag sinabi nating engkanto, under ng salitang engkanto yung lahat sila. Andiyan ang duwende, andiyan ang tikbalang, ang kapre, mga diwata. Pag sinabi naman nating ligaw na kaluluwa, mga tao yan. Mga taong namatay na hindi tumawid sa kabila.
Pero paglilinaw ni Nap, ang mga engkanto na kanyang inaalagaan ay hindi niya kinukulong. Kusa daw sumasama ang mga ito sa kanya at walang pilitan na nangyayari. Ang mga engkanto daw na ito ang kanyang katuwang sa tuwing may mga humihingi sa kanya ng tulong para magpatawas. At tulad ng mga bida, meron daw siyang dalawang sidekick na engkanto. Pareho silang mga babae. Ang kasama ko lagi, dalawang babae. Yung isa naman, yung galing naman ng New Zealand, nung una, naka-red cloak lang siya eh. Tapos wala siyang damit. Yung isa naman, dito ko na siya sa na-meet sa Manila. Isa siyang parang pre-Hispanic na ang damit niya lagi. Maria Clara type ang dating ng damit niya. Kapag makikipag-deal na, siyempre mapapakilala muna ako. Pag hindi naniwala yung entity, tsaka ako magtatawag ng ibang entity. Noon lang Lunes, sinamahan ng Rated Corina si Nap sa isang liblib na lugar sa Cavite para tawasin si Edward na hanggang ngayon ay patuloy daw na ginagambala ng mga engkanto. Hello, magandang hapon sa inyo. Ayon kay Edward, nagsimula daw ang lahat nang mapagdiskitahan niyang batuhin ang isang puno sa kanilang bakuran. Wala po akong magawa. Di nagbabato-bato po niya kung anong makikita ko, ibon, mga tikling, binabato ko po. Inabot po ng kinagabihan, medyo sumama na po yung pakaramdam ko. Makalipas lang ang ilang araw sa hindi maipaliwanag na dahilan, nagsimula daw sumakit ang kanyang likod. Sobrang sama po nung nangyari sa akin, 3 days po yun eh. Halos hindi po ako nakatayo ng maayos sa bigat ko ng pakiramdam. Pagkatapos suriin ni Nap ang kapaligiran ng bahay ni Edward, gamit ang itlog at baso na may tubig, agad niyang isinagawa ang ritual kay Edward. At pagkatapos lang ng ilang minuto, kumpirmado si Edward daw ay naengkanto. Kung makikita siya dito, no? Meron siyang parang bukol. This can signify a cyst sa loob ng katawan niya. Yung tinamaan niya nung nagbato siya rito, ang ginawa sa kanya, binato rin siya. So nung tumama sa kanya ngayon, ininterpret ngayon ng katawan ni Ed na yung tumamang energy sa kanya, it was interpreted as body ache. Kaya sunanakit ngayon yung likod niya. Lesson learned ang nangyaring iyon kay Edward. Pangako niya kay Nap, hindi na siya muli basta-basta mamamato ng mga puno dahil baka muli siyang makatama ng mga engkantong namamahay dito na hindi niya nakikita. Marami man ang hindi kumbinsido at patuloy ang pagdududa sa kakayahan ni Nap at sa koleksyon niya ng mga engkanto. Tanggap daw niya ito, sabi nga. You can't please or convince everybody. Basta para kay Nap, siya ay lehitimo at ang kanyang mahigit 3,000 engkanto. Makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup. Paano tatanggalin ang makeup? Sabi ko, paano tinatanggal ng tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos, ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi, yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic and has vitamins and is also lightening on the skin. It's a tube and it's called Take It Off. Matatanggal lahat. Pati problema nyo matatanggal. Namo-problema tayo sa maduming balat? Ito, tanggal lahat. Okay? So, you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl!